Hello guys, welcome back to Cess Files. Today I'm going to feature a road trip to Tagaytay Highlands. Bale, ito po yung travel namin. I'm with my family, Daddy, Kuya, and Joshua. So, from outside po of Tagaytay City, medyo matagal din ang travel going inside the highlands hanggang makarating po tayo sa guardhouse. So, bigyan ko lang kayo ng konting background about Tagaytay Highlands. Actually, this is the country's premier destination for luxury living. Talaga namang luxury living guys, kasi once you go inside at nakita nyo yung mga units, mga condominiums na nasa loob ng Tagaytay Highlands, talaga namang mamahalin sila. Pasensya na kayo sa aking background. Tayo ay malapit sa PNR, so rinig na rinig natin ang ating mga train. Yan. By the way, Tagaytay Highland is nestled along the highest elevations of Tagaytay. So, it's a premier leisure destination that speaks of exclusivity and luxury. Talaga namang sobrang exclusive because you cannot go inside if you're not an owner, or I guess now meron na silang binibigay na card para maka-pass through the guardhouse. So, ayan. Itong fini-feature ko dito sa aking video, I guess, papunta na kami doon sa aming destination. Ayan, naka-convoy ako with my friend. Sinundo niya na kami sa guardhouse. So, this is it. We're going to their house. Sa loob ng Tagaytay Highlands, meron pa rin kayong makikitang mga simpleng bahay. So, I guess yun yung part na bakante pa, na hindi pa, wala pang project for development. So, makikita nyo inside, may portions of that land na I guess yung mga owners, yung mga simpleng tao pa rin. Pero inside that highlands nga, or probably mga pinagkakatiwalaan din sila, but I'm not sure. Anyway, so yun, dito sa loob ng highlands there are stunning nature views. Ayan naman, nakikita nyo, breezy cool climate that comes together to define relaxation. There are also golf and country clubs, selection of restaurants, world-class amenities, and a variety of premium residential communities shape your idea of a weekend getaway. So, dito sa loob ng highlands, meron silang mga golf courses, dalawang 18-hole golf courses, plus New Midlands Lucky 9 course. So, sa mga ano natin dyan, sa mga nag-golf sa atin dyan, you are familiar with the terms. Ako hindi. Tapos, there are more than 20 themed restaurants. The country club with mini golf course, swimming pools, fishing, pier. Meron din silang sports center with basketball court, tennis court, etc. May spa and lounge. May Holy Family Chapel and Madre de Dios Chapel. And guys, meron din silang cable cars and funicular train system. I don't know what that is, so hindi ko pa na-try. At saka yung cable car, hindi ko pa rin na-try. Pero I was informed na by our friend na meron ng cable car inside. Horseback riding, ring and animal farm, pick and pay organic vegetable farm, so they also have that. 24-hour clinic with ambulance, independent firefighting team yan. So,
yun yung mga amenities inside. So yung mga condominiums na nandito sa loob, meron silang horizon terraces, may Provence, ito ay lot only, Woodlands Point Log Cabin, ang ganda nito guys. The Grove, lot din lang yan. At marami pang iba. So, for this particular vlog, actually, I was not able to get the exact address ng friend ko, kung anong exact na kanyang place. So, tignan na lang natin. Pero, maganda yung bahay niya, and at the same time, nakuwento niya na rin sa amin na ang kapitbahay niya ay dating senator. Yun. So, I guess I was able to take a picture of the house. Hopefully, ma-share ko dito sa aking vlog. Ayan. By the way, ang Tagaytay Highlands is located in Cavite, overlooking the Taal Volcano, which is located naman in Batangas. O, diba? Ang galing. So, yun. They are in different locations, pero malapit lang at kitang-kita from Tagaytay Highlands. Ayan, guys. So, nandito pa rin kami sa aming travel. Medyo, ayan yung sinasabi ko, mga bahay-bahay. Yan, ayan. So, may mga ganong portion dito sa loob ng Tagaytay Highlands. Although, I guess, talagang part lang siya. Dahil napakalaki nitong lupain na to. Sobrang laki niya. So, from the guardhouse, I think, mga 15 hours drive to their place, to my friend's house. So, yun. Depende kung saan location ng inyong napiling bahay. So, each house daw is relatively around 50 million. So, alam nyo na kung meron kayong kaibigan or kakilalang may bahay dito, not lower than 50 million per unit. Ganyan siya kamahal. At ganyan siya ka-premium. Talagang mga high-profile personalities. Yun nga, nabanggit ko, may mga artista, may mga politicians. Yan. So, those people that can afford to stay or to have a property here. So, they are the ones who can buy lots from here. Medyo matagal-tagal pa rin, di ba? Ang tagal pa ng aming travel. Pero excited kami, guys. Kasi first time namin itong pumunta dito sa loob ng Tagaytay Highlands. And this time was around December. And I think it was after Christmas kami pumunta. Ayan. Kasi naalala ko na pamaskuhan pa yung mga anak ko, di ba? Ayan na kami. Nandito na kami sa lugar niya. Malapit na kaming kumaliwa. So, ayan yung mga bahay. Sorry guys, ha. Hindi ko na i-landscape ang aking pag-video. Pero, you can have a view of the houses that are around. So, malalaki yung mga nila, lot areas nila. Ayan. So, kami ay kakaliwa dahil nandun ang kanyang bahay sa kaliwa. Ayan yung sinasabi ko na politician ang may-ari. Hindi ko sasabihin kung sino kasi nakalimutan ko na din. Ayan. So, this is it. We're going to park now. Ayan po ang kanyang munting bahay sa Tagaytay Highlands. And itong mga fini-feature po nating pictures ay sa loob na ng bahay ni Sir. Yan.
ako, di ba? Hindi ko na malayan by that time ay plantita na ako. Itong mga gamit niya ay lahat imported, guys. Lahat to galing sa binili niya outside the Philippines. Yan, mga art materials. Ang gagaling, ang gaganda. At ang mamahal, guys. Grabe. So, kung 50 million, ayan yung kanyang bahay. Ay, hindi. Ito yung bahay ng politician. Ay, sorry. Kung 50 million yung bahay mo, tapos ganun ka, mamahal din yung mga gamit mo. So, pwede na kayo mag-compute kung magkano ang per unit. Ito, pupunta kami sa clubhouse or dun sa restaurant. Ayan. So, ang aking Joshua, nag-picture-picture kami outside. Ayan, sa mountain view. So, I hope, guys, na-enjoy nyo ang aking travel dito sa ating Tagaytay Highlands. Napakaganda dito sa lugar na to. Napaka-serene. Kung gusto niya ng relaxation at may kakilala kayo, visit the place. Sarap. Ganda. Pero, don't forget to bring your money kasi talaga namang mapapagastos ka. Thank you for watching this video. See you on my next videos. And please subscribe to my channel. Bye!